Hi! This is Teacher Wen. Welcome to my YouTube channel. Ang lesson natin ngayong araw ay variable. Ayan, so sa topic natin ngayon ay matututunan nyo yung definition ng variable. Siyempre, i-explain natin yan. At yung iba pang terms na nauugnay sa variable. So kung gusto nyo matutunan yung topic or yung lesson natin ngayong araw, keep on watching. Ayan, so ano nga ba yung ibig sabihin ng variable? Variable is a symbol which is usually a letter and may stand for or may be replaced by a number from a specified set of numbers called domain or replacement set. Ayan. So, kung naaalala niyo yung topic natin na expression versus equation, nabanggit ko doon na yung mga letter doon sa expression ay tinatawag din na variable. So, para mas maintindihan nyo, magbibigay ako ng example. So, tingnan natin yung formula ng area ng circle. Ayan. So, dito sa area ng circle, yung A natin dito, it stands for the area of a circle. And then, meron tayo ditong pi r square. Yung r stands for the radius. Okay? So, dito, yung r natin ay tinatawag natin siya na independent variable. So, bakit ba siya tinawag na independent? Okay? Yung independent variable natin, yun yung pinapalitan natin ng number. Okay? So, kung yan ay area ng circle, ang tawag dito ay radius. Okay? So, ngayon, habang tumataas yung radius mo, ibig sabihin, lalaki yung area ng circle mo. Yes, kasi yung A natin dito, yun naman yung tinatawag natin na dependent variable. Ayan, kasi yung magiging value ng A ay nakadepende lamang dun sa ilalagay mong value ng R. Okay? Yung pi natin, ang value naman niyan ay 3.14158 26. Ano to eh? Non-repeating, non-terminating to. So, mahaba itong pi na to. Ayan. So, ito lang ang tanging value niya. Wala na siyang ibang value. So, hindi mo siya pwedeng palitan ng kahit ano. Wala kang pwedeng ipalit sa kanya. Kundi ito lang. O ito lang ang value niya. So, kapag gaganon, siya naman yung tinatawag natin na constant. Okay? So, ano nga ba yung constant? Yung constant is a variable where the replacement set contains only one element. Ayan. Yun yung constant. So, kung mapapansin nyo yung pi, wala na siyang ibang value. Kundi yun lang. Siya lang yun. Hindi mo na siya pwedeng palitan. So, since napag-usapan na rin natin yung domain, ayan, so, ano nga ba yung mga numbers na pwede natin ipalit sa ating independent variable? So, sa case nitong ating formula, kung ito ay ordinary lang na quadratic equation, kung di ako nagkakamali, pwede mong palitan ng n real number. Okay, pero since this is area of a circle, hindi natin pwedeng palitan ng basta number lang yung r. Kasi yung r ay measurement yan ng radius. Walang negative na measure ng radius. So, ang ilalagay natin dyan ay puro positive lang. So, ano yung sinasabi ko kanina na nakadepende yung value ng area doon sa radius? So, meron tayong dalawang example. So, halimbawa, we have here A. So, yung pi natin may value yan. Pero minsan ginagamit yung 3.14 or 3.1416. Ayan, nira-round off na. Ayan, so, dito papalitan natin ng 2. Okay? So, i-square natin siya. So, you can compute this using calculator. Dito, alam natin na ang 2 square ay 4. Okay? So, 2. Okay, square natin. So, we have here 4. Okay, i-multiply natin siya sa pi. Okay, na ang value ay 3.141592 and so on. Medyo may kahabaan siya. And equals, ayan. So, ang value niya ay 12.57 kapag ni-round up. So, we have here 12.57.
And then, syempre, dahil in-square natin yung radius, so yung magiging unit niya ay square centimeter. Okay, so kasama kasi yung kanyang unit pag in-square. So, ito yung value ng ating A if our radius is 2. Now, ano naman yung magiging value ng A kung yung radius mo ay magiging 4? So, i-compute natin. So, 4, okay, square, we have 16. Okay, multiply by pi. Okay, so we have here 50.27 kapag ni-round off. Ayan, so kung mapapansin nyo, habang tumataas yung ating radius, syempre tataas din yung ating area. Okay, kaya ako sinabi na, yung magiging value ng area natin o yung area natin ay nakadepende lang din kung gaano kalaki o gaano kahaba yung ating radius. Okay, uulitin ko, yung R natin dito ay independent variable. Pwede siyang mapalitan. Okay, depende kung ano yung papalit mo sa kanya. Okay, now, yung A naman natin, tinatawag natin na dependent variable. Yung dependent variable naman, na kaya siya tinawag na dependent variable kasi yung magiging value niya ay nakadepende lang dun sa value ng R na ire-replace mo dun sa R. And then yung pi naman natin, tinatawag natin na constant kasi wala nang ibang ilalagay pa dun. Okay, 3.14, 15, 826, blah, blah, blah. Yun lang ang value nun. So, tinatawag siya na constant. Okay, so another example. Ayan, another formula. So, halimbawa ito, V is equal to 1/3 length times width times height. So, ito ay volume ng pyramid or square pyramid. Ayan, so marami kasing klase ng pyramid. Pero ito, sa square pyramid to. So, dito yung LWH natin or yung length, width, height, ayan, yun yung ating mga independent variables. Okay? Kasi, pwede mong palitan yan. Pwede mapalitan. Pwede nakadepende kasi dun sa length, width, at height, yung magiging volume ng pyramid. So, ito, o yung magiging volume niya, nakadepende lang dito. Okay? So, kung mas lalaki yung width niya, or mas tataas siya, or masahaba siya, ayan, may iba yung volume. Okay? So, ito yung ating mga independent variable, yung IV. Ito naman yung ating DV. Ito yung constant natin, kasi 1/3 na talaga yan. Hindi mo na yung pwedeng bagong wala ka nang pwedeng gawin dyan. Handyan na siya talaga. Okay? Siya yung ating tinatawag na constant. Ayan. So, yun lang yung may share ko sa inyo ngayong araw. Kung meron kayong idadagdag dito sa topic na to, pakilagay lang po sa comment section below. So, wala tayong assignment for today. Hanggang sa muli, ako si Teacher Wen. Sana nagustuhan nyo yung topic natin ngayon na variable. Kung meron kayong mga requests, match tutorial video, or any beauty vlogs, o kahit anong content na related sa channel ko, basta educational, ilagay nyo sa comment section below at susubukan natin gawa ng video yan. Hanggang sa muli, see you on my next one. Bye!